Yung telepono. Sumabay po tayo sa pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayana na iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukubkob bilang mga anak, ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono, naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya, 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantay. Umanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito sa lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin ang hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginoon maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman.
kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginoon, maghahari, lakas niya'y mananatili. Iyaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag iyaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginoon, maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginoon, maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro, mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanag ang araw ng Panginoon at ang sinag na tala ng umagay maglagos sa inyong mga puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, anupat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang kanyang takot at ang kanyang mga kasama. At niliman sila ng isang alapaap mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito. Ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Magandang tanghali din po, Padre. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoong Jesus, the Feast of the Transfiguration. Nagbagong anyo si Jesus, ipinasilip sa ilang niyang mga alagad ang kanyang pagkadiyos. Ipinasilip ang kanyang buong pagkatao. At ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito ay ang pagbabagong anyo din ng ating mga sarili. We need to be transfigured. We need to change for the better. And any change requires struggle. Walang pagbabago patungo sa mabuti na hindi mahirap. Ang pagbabago sa masama ang madali. Madali namang pasamain ang ugali, madaling magdamot. Pero yung pagbabago mula sa pagiging masama patungo sa pagiging mas mabuting ikaw, that requires a struggle. Pero kung titingnan natin, worth it ang lahat ng struggle. Sapagkat ang pagbabago sa sarili tungo sa mabuti, ang nakikinabang ay hindi lamang ikaw. Kahit sarili natin ang binabago, sigurado makikinabang ang iba. Baka ang iyong pagbabago ang tanging hinihintay ng iyong asawa para kayo'y magkabalikan. Marami siyang hinihingi sa iyong sana'y baguhin mo. Ang iyong bisyo, ang iyong pambababae, magtrabaho ka sana ng maayos, ang iyong pagiging responsable. Tunay, babaguhin mong iyong sarili. Pero ang pagbabagong iyon, magdudulot din ang pagbabago sa iba. Baka ang iyong masamang ugali na lamang ang iyong iniintay na baguhin para magkasunduli kayo ng iyong kaibigan, para magkasunduli kayo ng iyong mga anak. Ganoon kahalaga ang pagbabago. Pero kung maliwanag sa iyo kung para saan at kung gaano kahalaga ang hinihinging pagbabago ng sarili, no matter how difficult, no matter how challenging, kaya mo. Yan ang hamon ni Jesus. Bawat isa sa atin ay may natatagong kaloobang busilak na busilak. Yun nga lamang kung minsan natatalo ng pagsubok, natatalo ng kasamaan. So there is in us a wrestle between good and evil. Do not let evil to triumph. Sana ang mangibabaw ay ang ating busilak na kalooban na ating pinagsusumikapang ilabas sa pamagitan ng pagsugpo sa kasamaan. Yan ang hamon ng pagdiriwang. Naway huwag tayong mapagod, huwag tayong manawa, dadalhin ang ating sarili patungo sa mas mabuting tayo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal,
ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niyang maningning sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ng katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambat takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama sa Langit sa panalangin tinuro ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasa sa langit ka.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Mahalan sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Prokya, dito sa pambansang Dambana, sa mga kabataang may edad na 12 taon pataas, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang August 9 lamang. Magkakaroon din ng seminar ngayong August 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary. Maghapon para sa mga kukumpilan at umaga naman para sa mga magulang, ninong at ninang. Naway maggabayan kayo ng mga gawaing makikita sa screen at sa FB page ng Dambana. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalwa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo iyong bendisyon sa mga imahen, larawan, rosaryo, mga gamit sa pananalangin at pagpapagaling na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog at magdasal sa pamagitan ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularin nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.